Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sumainyunawa ang kapayapaan ng Panginoon. Ako pong muli ang inyong lingkod, kapatid na Emil Mergal, na sa ating Diyos ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na patuloy niyang ipinagkakaloob sa akin at sa inyo. Sa akin upang patuloy na makapaglingkod sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan. At sa inyo upang tayo ay patuloy na makapag-aral ng katotohanan. Ang inyo pong lingkod ay kabilang sa Metro Manila Church of Christ. Kaya naman ang programang ito ay sa ilalim ng pamamahala ng Metro Manila Church of Christ. At kayo po ay aking inaanyayahan sa mga FB live stream ng Metro Manila Church of Christ. Araw po ng Martes, alas 8 ng gabi, gaya po ng ganitong araw at oras, ang programang Ang Salita ng Katotohanan. At araw po ng Webes, alas 6 po ng hapon. Yan po ang midweek service ng Metro Manila Church of Christ na kung saan diyan ay pinag-aaralan ang devotional. Kaya po ito ang aming midweek devotional, mga inspirational lesson ang ating pong pinag-aaralan sa araw na ito. At araw po ng Biyernes, alas 8 po ng hapon, muli pong magbabalik ang programang Ang Salita ng Katotohanan. At araw po ng Sabado, alas 10 po ng umaga, ang Gospel Connection o ang Ugnayang Ebanghelyo na kung saan diyan po ay nag-iimbita po kami ng mga guest speaker at pwede rin po kayong magtanong sa programang iyan ang mga kapatiran sa pangunguna ng guest speaker na amin pong iniimbitahan ay magtutulong-tulong upang sagutin ang inyo pong mga magiging katanungan. At ang araw po ng Linggo, alas 10 po ng umaga, yan po ang panambahan o online worship
ng Metro Manila Church of Christ. Gayun din po, ang Metro Manila Church of Christ sa pamamagitan po ng programang ito, ang Salita ng Katotohanan, ay nagpapaanyaya sa sino man pong hindi kabilang sa Church of Christ, sa mga nagsusuri, sa mga nagsisiyasat, sa katotohanan at sa tamang iglesia. Kayo po ay aming inaanyayahan sa libreng isang oras na pag-aaral ng Biblia. Pwede pong online, video call, pwede po sa Messenger o sa Zoom. At gayon din, pwede rin po namin kayong puntahan sa inyong bahay kung gusto po ninyo. Kaya lang tayo po'y mag-aaral nang meron pong distansya. Naka-face mask at face shield bilang pagsunod sa protocol ng gobyerno. Napakahalaga po ang personal na pag-aaral ng Biblia maging sa video call, Bible study, sapagkat sa pamamagitan nito ay maipaliliwanag po ng maayos ang mga aral ng Biblia. At kung kayo po'y may mga katanungan, ay maipaliliwanag sa inyo ng husto. Yan po ang isa sa kahalagahan ng personal Bible study para po maging mas malinaw at maayos ang ating pong pag-aaral. At ang ating pong aralin sa gabing ito ay karagdagan po sa aralin isa na meron pong pamagat na ang Diyos. Ngunit ito po ay bilang karagdagan. Kaya nga po ang pamagat po ng ating pong pag-aaral sa gabing ito ay ang katotohanan tungkol sa Diyos-diyosan. Kung sa aralin 1 ay pinag-aralan po natin ang tunay na Diyos, sa pagkakataong ito ay aalamin naman natin ang katotohanan tungkol sa Diyos-diyosan. At kung kayo po ay merong mga katanungan maging sa pag-aaral na ito o maging sa iba pang mga aral, ay pwede nyo po itong i-type sa ating pong comment. At mamaya ay ating pong sasagutin sa tulong ng Diyos sa pamagitan ng Biblia. Kung meron din po kayong mga karagdagan sa ating pong pag-aaral, pwede nyo rin po itong i-type at mamaya babasahin din po natin. At maging ang kahilingang panalangin ay pwede nyo rin po itong i-type at akin pong isasama ito sa aking mga dalangin at gayon din sa mga dalangin ng mga kapatiran. At kung ano man ang gusto nyong comment, pagbati o pasalamat o ano man, ay pwede nyo po itong i-type mamaya pagkatapos po ng ating pong aralin ay ating pong babasahin ang inyo pong mga comment. Ang katotohanan tungkol sa Diyos-diyosan. Ang Diyos-diyosan po ay ipinagbawal magkaroon ng ibang Diyos. Ayaw po ng Diyos na magkakaroon ang tao ng ibang Diyos. At ito po yung nakasulat sa aklat po ng Exodus, Kapitulo 20 at sa talatang 30. Ang totoo, ito po ang unang utos sa 10 utos. At ang sabi po, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Kaya napakaliwanag po na huwag kang magkakaroon. Ibig sabihin, bawal at ayaw ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos ay siya lang ang ating Diyos-diyosin o gagawing Diyos. At iyan po ay marapat sapagkat ang Diyos po ang siyang lumalang sa atin. Marapat lang naman na ibigay natin ang kaluwalhatian
na marapat sa kanyang pangalan. Siya bilang Diyos, tayo bilang kanyang nilalang ay marapat sumamba sa kanya para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Nakasulat po yan sa aklat ng Isaiah kapitulo 43 at sa talatang 7 na ang kanyang mga nilalang ay para sa kanyang kaluwalhatian. At ito po ang layunin ng Panginoon kung bakit po nilalang ng Diyos ang tao upang ang tao ay magbigay kaluwalhatian sa kanya. At iyan po ang dahilan kung bakit ito iniutos ng Diyos na huwag magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. At ang mga Diyos na tinutukoy ay ang mga Diyos-diyosan. At ang mga Diyos-diyosan ay ipinagbawal noon pa lamang po sa Lumang Tipan. Na ayon din po sa kasunod na talata, sa aklat po ng Exodus kapitulo 20 sa talatang 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang mga katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pansinin niyo po, napakaliwanag ang pagkakautos sa Lumang Tipan pa lamang. Ang sabi po sa unang talata na ating pong binasa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang nasa itaas sa langit o nasa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sa mga katuwid, ayaw po ng Panginoon na tayo ay gagawa ng anumang larawan na inanyuan, kawangis ng anumang nasa itaas ng langit, nasa ibaba ng lupa o nasa ilalim, nasa tubig sa ilalim ng lupa. At huwag nating yuyukuran o paglilingkuran man sila kung bakit pinahayag din ng Diyos ang dahilan, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Yan po ang dahilan kung bakit ipinag-utos na Diyos ng Diyos na huwag gagawa ng anumang larawang inanyuan na anumang kawangis na nasa langit, nasa ibaba ng lupa o nasa tubig, at huwag silang paglilingkuran o sasambahin man, sapagkat ang Panginoong Diyos ay mapanibughuin. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay merong sinasamba na ibang Diyos. Ang gusto po at ang kalooban ng Diyos na siya lamang ang ating sambahin at paglingkuran, sapagkat ito po ang nararapat. Tayo'y mga nilalang ng Diyos, marapat lang tayo'y sumamba sa lumalang sa atin. At kung mapapansin po natin na dinadalaw ng Diyos ang mga katampalasanan sa mga magulang sa anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopuot sa atin. Ito po yung mga napopuot sa Diyos. Kung sino, ito yung mga merong ibang mga Diyos o mga gumawa o nag-anyo o sumasamba sa mga larawang inanyuan. Ito po yung mga taong napopuot sa Diyos na ito ay paparusahan ng Diyos. Ngunit sa kabilang banda, ayon po sa talatang 6, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaya po napakaliwanag, sa kabilang banda, pinagpapakitaan naman ng Diyos ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa kanya at tumutupad
ng kanyang mga utos. Kaya yung pong mga umiibig sa kanya, na tumutupad ng kanyang mga utos, ay pinagpapakitaan naman ng Diyos ng kaawaan. Kaya napakahalaga na sundin po natin ang mga utos ng Diyos, gaya ng mga utos na ating pong binasa, na huwag magkakaroon ng mga Diyos sa harap ng Diyos. Huwag gagawa at huwag paglilingkuran at sasambahin sila. Tandaan po natin, ang Diyos po ay mapanibughol. At gayon din po, nililaw po ni Moises kung anong mga nasa itaas ng langit, nasa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa, kung ano yung mga hindi dapat gawin ng tao para paglingkuran at sambahin. Sa aklat po ng Deuteronomio Kapitulo 4 at sa talatang 16, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. At baka itingin ang inyong mga mata sa langit, at kung inyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natataw sa langit ay mabuyuka at iyong sambahin na binahagi ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong lupa. At binanggit din po sa mga kasunod na talata ang dahilan, gaya ng dahilan kanina, kung bakit ipinagbawal ito ng Panginoon, sapagkat ayon sa talatang 24, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Diyos nga. Kaya matapos po na idetalye ni Moises sa pamagitan ng kautusan ng Diyos, ay binanggit muli ang dahilan na kung bakit, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. At ayon po sa pagkakadetalye ni Moises, ang sabi po sa unang talatang ating binasa, baka kayo'y magpakasama. Pasin ninyo, ang paggawa pala ng Diyos-diyosan at ang paglilingkod o pagsamba dito ay pagpapakasama. At ito yung mga taong napupuot sa Diyos. Ayon sa pagkakabasa natin kanina sa talata. At kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis sa alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Sa makatuwid, hindi dapat ang tao gumawa ng anumang isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan. Kung alinmang larawan ay tinukoy kahawig ng lalaki o babae. Yan po ay ipinagbawal. At kung ano pa, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid. Pasinin niyo po, yung palang nasa lupa, nakahawig na ipinagbabawal sa unang mga talatang ating binasa, ay ito pala yung mga hayop. Nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid. Kaya pansinin niyo po ang pagkakadetalye ni Moises na anumang kahawig ng hayop na nasa lupa ay hindi dapat gumawa. At gayon din ang anumang kahawig ng ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid. Nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kaya napakaliwanag po ang pagkakadetalye, ang mga umuusad kasama ang mga isda. Huwag gagawa ng anuwang larawang inanyuan na kawangis ng mga ito. At pati ang pagsamba sa mga langit o sa araw o buwan o
mga bituin o mga nakikita sa langit ay ipinagbawal din. Ang sabi po, at baka itingin ang inyong mga mata sa langit at kung inyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natataw sa langit ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran. Kaya napakaliwanag po na huwag gagawa ng anumang larawang inanyuan, kahawig ng tao, lalaki man o babae. Huwag gagawa ng anumang larawang inanyuan na nasa lupa, gaya ng kahawig ng anumang mga hayop o mga ibon sa himpapawid, maging ang mga umuusad o mga isda sa dagat. At bawal din pong sambahin ang araw at buwan o ang mga bituin sa langit. At sapagkat sa talatang 24, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, ibig sabihin meron pong kaparusahan, ang mga taong susuway sa utos ng Diyos, gagawa ng kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng anumang larawang inanyuan at ito ay sasambahin at paglilingkuran sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Pasin ninyo po, ang bansang Israel na siyang piniling bayan ng Diyos ay inutusan na sa kanilang pakikipagbaka ay huwag silang gagaya ng ibang mga bansa na sumasamba sa Diyos-diyosan. Kundi pagka sila ay merong natalo na bayan, ay inuutos ng Diyos, yung mga Diyos-diyosan ng bayang yaon ay ibabaksak nila. Pansinin niyo po, sa aklat po ng Deuteronomio Kapitulo 7 sa talatang 5, kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila. Inyong igigiba ang kanilang mga dambana, ang inyong pagpuputol-putulin, ang kanilang mga haligi na pinakaalaala, at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera, at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Pasinin niyo po ang ipinagagawa ng Diyos sa mga Israelita nung panahon ng lumang tipana. Ayon sa ating binasa, ganito ang inyong gagawin sa kanila. Inyong igigiba ang kanilang mga dambana. Inyong pagpuputol-putulin ang mga haligi na pinakaalaala. At inyong ibubuwal ang kanilang mga asera. At inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyo. Kaya ganyan po ipinag-utos ng Diyos sa mga Israelita na pagka sila ay merong natagpuan ng mga ganitong bagay o pagka nadaig nila ang isang bansa, ang mga dambana ay igigiba nila. Maging ang mga larawang pinakaalaala, maging ang mga asera at ang mga larawang inanyuan ay susunugin. Kaya napakaliwanag po na ang Diyos ay napopuot sa mga bagay na ito. Kaya ito ay ipinasusunog ng Panginoon. At dito po ay idinetalye naman ni Haring David sa pamagitan ng Espiritu Santo ang tungkol sa Diyos-diyosan. Sabi po sa Awit 115 sa talatang 4, ang kanilang mga Diyos-diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng tao. Sila'y mga may bibig, ngunit sila hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatana. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila ng kanilang mga ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Pasinin niyo po ang mga Diyos-Diyosan. Noon po sa lumang tipan ay kumpleto. At ngunit ito ay yari sa pilak at ginto.
yari ng mga kamay ng mga tao. Meron silang mga bibig, pero hindi sila nagsasalita. Mga mata ay meron sila, ngunit hindi nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Mga may ilong, ngunit hindi nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi nakakatangan. May mga paa, pero hindi nakakalakad. At hindi nagsasalita sa kanilang mga ngalangala. Yan po ang uri ng Diyos-diyosan na kahawig na larawan ng tao na kumpleto ng mga katangian ng tao gaya ng mga bibig, ilong, tainga, kamay, paa. Pero ang lahat ng ito ay walang silbi sapagkat ito po ay Diyos-diyosan. Kaya napakaliwanag po ang halimbawa na ipinagbabawal ng Diyos. At gayon din naman, ipiniliwanag din ni Isayas ang tungkol po sa paggawa ng mga Diyos-diyosan. Ang sabi po sa aklat ng Isayas, Kapitulo 44 at sa talatang 9, silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita o nangakakaalaman upang sila'y mga pahiya. Sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumubo ng larawang inanyuan na di mapapakinabangan sa anuman. Nangag-uunat ang alwagi ng isang pising panukat, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kanyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ayon sa anyo ng tao, upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at yaw'y kinakandili ng ulan. Kung magkagayoy, ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumukuha siya niyaong at nagpapainit, oo, kanyang pinagliliyab yaon at pinagluluto ng tinapay, oo, kanyang ginagawang Diyos. At sinasamba, ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang ipinanggagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay kinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog, oo. Siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y nainitan. Aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos sa makatwid bagay kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nangagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi sila nakakaalam o nagsisigunitaman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga kakita at ang kanilang mga puso upang sila'y mga kaunawa. At walang nagpaalala o mayroon mang kaalaman o unawa upang magsabi, aking ipinanggatong ang bahagi niyaon sa apoy. Oo, ako naman ay nagluto ng tinapay ng mga baga niyaon. At gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinakakasuklam-suklam, magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy?
sapagkat siya'y kumain ng abo, iniligaw siya ng nadayang puso at hindi niya maililigtas ang kanyang kaluluwa. O makapagsasabi, wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay. Kaya narito po ang isang halimbawa kung papaano ginagawa ng mga alwagi o mga karpintero ang Diyos-diyosan. Ngunit ang gumagawa nito ay meron pong kaparusahan. Ang sabi po sa unang talatang ating binasa sa talatang 9, silang nangabibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat. Sinin niyo po, walang kabuluhan. Hindi lang yung mga larawang inanyuan, kundi yung mga gumagawa ng mga larawang inanyuan. At yung kanilang kinaluluguran ay di mapapakinabangan. At ang kanilang sariling mga saksi ay hindi na nakakakita o nakakaalaman upang sila'y mga pahiya. Ito pong salitang mga pahiya ay negatibong salita na ang ibig sabihin po ay ang kaparusahan o kapahamakan ng mga taong darana, mga taong gumagawa ng mga Diyos-diyosan at sumasamba sa mga Diyos-diyosan. Na ibig sabihin po ay merong kaparusahang nakalaan sa sino mang gumagawa ng mga Diyos-diyosan o sumasamba sa mga Diyos-diyosan. At dito po ay sinabi, sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumubo ng larawang inanyuan na di mapapakinabangan sa kanya? Idinetalye po kung papaano. Nag-uunat ang alwagi ng isang pising panukat. Pansinin niyo po, meron pa pong pising panukat. Kanyang inaanyuan sa pamagitan ng mga katam. Ginagamitan pa po ng katam para makortehan niya na magkorting tao. At kanyang tinatandaan ng mga kompas. Pansinin niyo, meron pa siyang mga palatandaan. At inaanyuan ayon sa anyo ng tao upang tumahan sa bahay. Pansinin niyo po, ito po pala ay gawa ng isang karpintero na magmula sa isang puno ay gumagamit ang karpintero ng pising panukat. Inaanyuan niya ng mga katam, tinatandaan ng mga kompas. Inaanyuan niya na anyo ng tao upang tumahan sa bahay. Pinatitira niya pa sa bahay. At narito pa po ang pagkakadetalye. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng punong kahoy sa gubat. Pasin niyo po na ang alwagi o karpintero ay pumuputol ng mga sedro. Kumukuha ng mga puno ng roble at ng ensina at pinatitibay sa kanyang sarili ang isa sa gitna ng punong kahoy sa gubat. Siya ay nagtatanim ng puno ng abeto at yaoy kinakandili ng ulan. Pasinin niyo po yung ginawang Diyos-diyosan. Ito po ay galing sa puno na itinanim ng tao. At ito po ay lumalaki sa pamamagitan din ng ulan na dumidilig sa kanya, maging ng araw na sumisikat sa kanya. Pasinin niyo po, ang tao ang nagtanim at sa pamamagitan ng mga nilalang ng Diyos, gaya ng araw at ang pagpapaulan ng Diyos, ay lumalaki ang puno. Kaya lang, ang nangyayari, ang punong ito ay ginagawang Diyos-diyosan ng mga karpintero. Pansinin niyo po, sa talatang kasunod, ayon sa talatang 15, kung magkagayo ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumukuha siya niyon at nagpapainit, oo, kanyang pinagliliyab yaon at ipinagluluto ng tinapay, oo, kanyang ginagawang Diyos. Pansinin niyo po, yung mga kahoy na itinanim ng mga tao na sa tulong ng ulan at araw ay lumalaki, ito po'y nagiging panggatong sa kalaunan
para pakinabangan ng tao. Kaya lang, ang nakakalungkot, yung bahagi na pinanggatong ng tao na pinaluto niya ng tinapay o anumang pagkain, yung bahagi noon ay ginagawa niyang Diyos. At sinasamba, ginagawang siyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kaya napakaliwanag na kung papaanong idinitalye, kung papaano ginagawa ang mga Diyos-diyosan. At napakaliwanag, ito po'y galing sa puno na ginawa ng mga gaya ng carpenter. At ang bahagi niyaon ay mga iginagatong. Pansin niyo po, ayon pa po sa kasunod, kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay kinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y nainitan. Pansin niyo po, napakaliwanag na yung bahagi na ginawa na Diyos-diyosan ay iginagatong sa apoy. Ipinanluluto ng karne at nang iihawin. At ang mga tao sa pamagitan nun ay nabubusog at nagpapainit at naiinitan ng mga tao sa pamagitan ng bahagi ng punong kahoy na ginawa na Diyos-diyosan. At ang sabi po sa talatang 17, at ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at tinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Kaya napakaliwanag po na matapos ang bahagi ay ipanggatong, ang bahagi ay ginawang Diyos. At siya po ay dumadalangin at sumasamba yun po sa Diyos-Diyos. Kung bakit hindi ito na uunawa ng ibang mga tao, sapagkat maraming mga tao na sarado na ang kanilang mga pag-iisip. Ayaw nilang buksan ang kanilang mga kaisipan. Kaya't hindi nila maunawaan ang bagay na ito. Na ang kanilang sinasamba at pinaglilingkuran ay galing sa isang puno. Na ang bahagi niyaon ay ipinanggatong sa apoy. Kung bakit, ayon sa talatang 18, hindi sila mga kakaalam o nagsisigunitaman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga kakita at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga kaunlang. Kaya pinahintulutan ng Diyos na ang mga taong ito ay maging mga bulag sa kanilang puso at sa kanilang pagkaunawa. Sapagkat ang mga taong ito ay matitigas ang mga puso at mga sarado ang mga kaisipan. Kaya't hindi nila maunawa ang mga bagay na ito. Na ang kanilang sinasamba ay galing sa puno o gawa lamang ng tao. Na ang kanilang pinaglilingkuran at pinagpapatirapaan ay galing sa puno o sa anumang gawa ng tao. Kaya nga po ang sabi sa talatang 19, at walang nagpapaalala o mayroon mang kaalaman o unawa upang magsabi, aking iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Oo, ako naman ay nagluluto ng tinapay sa bahagi niyaon. Kasi ninyo po, walang nagpapaalala o mayroon mang kaalaman o unawa upang magsabi, aking iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Oo, ako naman ay nagluluto ng tinapay sa mga baga niyaon. At gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinakakasuklam-suklam? Magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? Pansin ninyo,
Ito po ay isang katanungan na dapat sana ganito ang nagiging kaisipan ng tao. Na ang sabi po, wala bagang nagpapaalala o meron mang kaalaman o unawa na mga nagsasabi. Sa mga tweet, ito dapat yung kaalaman at dapat maunawaan. Ayon po sa kasunod, aking iginagatong ang bahagi niyon sa apoy. Ako naman ay nagluluto ng tinapay na mga baga niyon. Gagawin ko baga ang nalabi niyon na pinakakasuklam-suklam? Magpapatira baga ako sa puno ng isang punong kahoy? Kaya ito ay dapat maunawaan na ganito ng tao. Na dapat maisip-isip niya na sasamba ba siya sa isang Diyos-diyosan na galing sa puno ng kahoy na ang bahagi niyaon ay ipinanggatong sa apoy. Pansinin niyo po, ang mga bagay na ito ay napakaliwanag. Na dapat magising ang mga tao sa katotohanan na hindi dapat gumawa ng mga larawang inanyuan o ang mga larawang inanyuan ay hindi dapat paglingkuran o sambahin. Siya'y kumain ng abo, iniligaw siya ng nadayang puso at hindi niya maililigtas ang kanyang kaluluwa o makapagsasabi, wala bagang kabuluhan sa aking kanan. Kaya ito po yung mga taong nailigaw ng mga nadayang puso. At alam po natin, gaya po ng mga maling mangangaral, ang kanilang puso ay nadaya sa pamamagitan ng mga maling aral na kanilang ipinangangaral. At ang mga nadayang pusong ito na sa pamamagitan ng mali na kanilang ipinangangaral, naliligaw naman ang mga nakikinig dito. Kaya iyan po ang dahilan kung bakit maraming tao maging sa panahon ngayon ay ligaw sapagkat galing sa mga nadayang puso na mga mangangaral na nangangaral ng kamalian. At ang bagay na ito, ang Diyos-diyosan, ang paggawa dito at pagsamba dito, kailanman ay hindi iniutos ng Diyos. Pansinin niyo po, sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 17 at sa talatang 2, kung may masumpungan sa gitna mo, sa loob ng alinman sa inyong mga pintuang daan, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ang lalaki o babae na gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon mong Diyos sa pagsalangsang sa kanyang tipan at yumao na naglingkod sa kanyang mga Diyos at sumamba sa kanila o sa araw o sa buwan o sa anumang natatanaw sa langit na hindi ko iniutos at maisaysay sa iyo at iyong mabalitaan ay iyong ang sisiyasatin masika. Narito, kung totoo at ang bagay ay tunay na ang gayong karumaldumal ay nagawa sa Israel ay iyong ang ilalabas ang lalaki o babaeng yaon na gumawa nitong bagay na kasamaan sa iyong mga pintuang daan sa makatwid bagay ang lalaki o babae ay iyong babatuhin sila ng mga bato hanggang sila'y mamatay. Pansinin niyo po na dito'y binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ang mga Israelita. Na ayon po sa pagkakasulat, kung may masumpungan sa gitna mo at sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang lalaki o babae na gumawa ng kasamaan sa paningin. Sa paningin ng Panginoon mong Diyos, sa pagsalangsang sa kanyang tipan at yumaon at naglingkod sa kanyang mga Diyos at sumamba sa kanila o sa araw o sa buwan sa anumang natatanaw sa langit na hindi ko iniutos. Pasinin niyo po na ang paggawa ng Diyos-Diyosan o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan
o pagsamba sa araw o buwan o anumang natatanaw sa langit ay hindi iniutos ng Diyos. Ang sino mang gumawa nito sa bansang Israel nung panahong yun ay meron pong kaparusahan. At ang kaparusahan ay babatuhin sila hanggang sa sila ay mamatay. Kaya dito po makikita po natin kung gaano kasama sa harap ng Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-diyosan. Una, ito'y hindi iniutos ng Diyos. Pangalawa, ang gumagawa sa bansang Israel ng mga panahong yun at mapatunayan na ginawa niya ngayon na siya'y sumamba sa mga Diyos-diyosan, ilalabas siya at sila'y babatuhin, una, ng saksi na nakakita at pangalawa ng taong bayan hanggang sa sila ay mamatay. Kaya dito po'y napakaliwanag kung papaanong ang Diyos ay napuot sa mga sumasamba sa Diyos-diyosan at kung papaanong ang Diyos ay makatarungan na sino mang gumagawa nito ay merong kaparusahan. Ito po ay sa lumang tipan. At gayon din sa aklat ng Jeremias sa kapitulo 19 at sa talatang 4. Sapagkat kanilang pinabayaan ako at kanilang pinapaging iba ang dakong ito at nangagsunog sila ng kamangyan dito sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala nila at ng kanilang mga magulang at ng mga hari sa Huda at pinuno ang dakong ito ng mga walang sala. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal na hindi ko iniutos o sinalitaman o pumasok man sa aking pag-iisip. Kaya't narito ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang dakong ito ay hindi natatawaging Topet, ni ang libis ng anak ni Hinom, kundi ang libis ng patayan. Pasinin niyo po na ang mga bansang Israel ay pinabayaan nila ang Diyos. Nagsunog sila ng mga kamangyan, hindi na sa Diyos, kundi sa mga Diyos-diyosan na hindi kilala ng kanilang mga magulang at ng mga hari. At yung lugar ay naging dako o pinuno nila ng mga walang salang dugo. Ngunit kung sino yung mga walang salang dugo, ito po yung kanilang mga anak na iniahandog nila bilang hain, sinusunog nila sa kanilang mga Diyos-diyosan. Na kailanman ang pagsamba sa Diyos-diyosan ni ang paghahain sa Diyos-diyosan ay hindi iniutos o sinilitama ng Diyos o pumasok man sa pag-iisip ng Diyos. Kaya napakaliwanag na pagka hindi iniutos ng Diyos o sinalitama ng Diyos ay hindi dapat nating gawin. At ang gumagawa nito ay merong kaparusahan kung papaanong binanggit sa talatang 6. Kaya napakaliwanag na pagka ito ay hindi iniutos, hindi dapat natin gawin. Kaya ang tanong po, sino ang nag-utos sa mga tao para gumawa ng mga Diyos-diyosan? Na ayon sa kanila ay kahawig ng Panginoon. Kahawig ni Maria, kahawig ng iba't ibang mga apostol, sino ang may utos na gumawa niya? Mamaya ay liliwanagin pa natin ang mga bagay na ito. At iyan po ay iniutos. Ipinagbawal sa lumang tipan. Ngunit hindi lang po sa lumang tipan ipinagbawal ito. Ipinagbawal din po ito sa bagong tipan.
gaya po ng nakasulat sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17 at sa talatang 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ito po ay sinasabi sa Bagong Tipan, kung saan umiiral na po dito ang Bagong Tipan. At ang nangaral po dito ay si Apostol Pablo, na ang sabi niya, yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Ang mga tao ay lahi ng Diyos. Ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiyasnan at katalinuhan ng tao. Pansin ninyo, ni isipin ay hindi dapat nating isipin. Sapagkat ang mga Diyos-diyosang iyan ay inukit ng kabihasaan at katalinuhan ng tao. Kung bakit ang mga ribulto at ang mga larawang inanyuan ay magaganda? Sapagkat ito ay gawa sa kabihasaan at katalinuhan ng tao. Kaya't hindi dapat nating marapat isipin. Isipin pa lang ay mali, lalo na po kung gagawin pa natin na tayo ay sasamba sa mga Diyos-diyosan na ginawa ng mga taong bihasa at ayon sa kanilang katalinuhan. Kaya makikita po natin na ang mga Diyos-diyosan, na mga larawang inanyuan ay magagandang lalaki at magaganda sapagkat ito ay ginawa ng bihasang tao at yung kanyang katalinuhan o yung kanyang talento ay ginamit niya dito. Ngunit, ang malaking katanungan, bakit po ang sinasabi nila na larawan daw ng Panginoon ay iba-iba ng muka? Sino po ang may utos na gumawa sa inyo ng mga larawang ito? Na kahit ang mga apostol ay wala po tayong mababasa na inito ay iniutos o halimbawa man, sila ay hindi nag-utos na gumawa ng larawan ng Panginoong Hesus o gumawa ng larawan ni Maria. At wala tayong makikitang halimbawa na sila ay gumawa ng larawan ng Panginoon o larawan man ni Maria. Wala po tayong mababasa. Hindi ba natin napupuna na mga larawang inanyuan ay iba-iba ng muka, na yan daw ay ang Panginoong Hesus, pero iba-iba ng muka. Na yan daw ay ayon sa kanila ay si Maria, pero iba-iba ng muka. Ang totoo, hindi nila kayang gayahin ang muka ng Panginoon ni ang muka ni Maria, sapagkat hindi ito na ilarawan o na isulat o na i-draw. Una, ito ay pinagbawal. Pangalawa, wala tayong makikitang gayahan na larawan ng Panginoon o ni Maria. Kaya ang mga larawang inanyuan na yan at mga Diyos-Diyosan ay iba-iba ng muka, na iyan ay gawa ng mga bihasang tao at ng mga patalinong tao na isipin pa lang ay ayaw na ng Diyos, lalo na pagka sinasamba na natin ito. Kaya ito ang ating tanong, sino ang nag-utos niyo na gumawa ng mga bagay na ito? Na kailanman ay hindi iniutos ng mga apostol, ni wala tayong makikitang halimbawa na ginawa nila ito. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 1 at sa talatang 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkus, ni walang kabuluhan ng kanilang pagmamatuwid.
at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Pansinin niyo po, ayon sa unang talata ang ating binasa, kahit kilala nila ang Diyos, kahit alam nila na mayroong Diyos, ang nangyari po ay hindi nila niluwalhating tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man. Hindi nila naibigay ang marapat sa Diyos na kaluwalhatian o ang marapat na pasasalamat sa Kanya. Kung bakit ang nangyari, winalang kabuluhan ng kanilang pagmamatuwid. Pansinin po natin na meron po silang pagmamatuwid. Ibig sabihin, yung kanilang mga sariling unawa na labag sa Diyos, ito yung kanilang iginigiit at ginagawa. Ito yung kanilang pagmamatuwid. Ngunit ang nangyari, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga mangmang, ang nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Pansinin niyo po, yung mga nagmamarunong na gumawa ng mga larawang inanyuan, para ito ayon sa kanila ay galang, paglingkuran o sambahin, ay naging mga mangmang. Bakit? Hindi nila naibigay yung marapat na kaluwalhatian para sa Diyos. Hindi nila naibigay ang buong pasasalamat na para sa Diyos. Ang nangyari, ito ay naibigay nila sa mga Diyos-diyosan. Kaya yung kanilang pagmamarunong sa paggawa ng mga bagay na ito at pagsamba sa mga ito ay naging mga mangmang. Ang nangyayari, napapalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawang tao na nasisira. Gaya ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, mga nagsisigapang, na dahil dito ay sa karumihan ng mga pita ng kanilang puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Ito po ang nagiging resulta. Bakit maging sa panahon natin ngayon ay napakaraming taong mahahalay? Ito po ay pinahintulutan ng Diyos sapagkat ang tao ay nahirati na sa pagsamba sa Diyos-diyosa. Nagmarunong na sila na sa kanilang pagmamarunong ay lumabas silang mga mangmang, kaya pinabayaan sila ng Panginoon. Pinahintulutan sila ng Panginoon sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Pansinin niyo po, sa paggawa at pagsamba sa mga Diyos-Diyos ay napapalitan ng tao ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sa paggawa at pagsamba sa mga Diyos-diyosan, ang tao'y naglilingkod sa mga nilalang na mga kamay ng tao na imbisa na sa Diyos na siyang dapat purihin magpakailanman.
Kaya naman ang programang ito, ang Salita ng Katotohanan, na ang layunin lamang ay maipahayag ang katotohanan. Sapagkat maraming mga tao na ang katotohanan ay pinalitan ng kasinungalingan. Kaya naman ang programang ito ay nagpapahayag ng katotohanan. Upang maunawaan ng mga tao ang katotohanan at matalikdan nila ang kasinungalingan. Gaya po ng pagsamba at paglilingkod sa mga Diyos-diyosan. Ito'y kasamaan, ayon sa binasa natin kanina, ito'y kasinungalingan na dapat maunawaan natin at tanggapin ang katotohanan na ang dapat paglingkuran at sambahin ay ang Diyos na siyang lumalang sa atin. Sapagkat ito'y marapat. Tayo'y nilalang ng Diyos, marapat lang naman na sa Kanya lamang tayo maglingkod at sumamba. At ganito rin po ang sinasabi sa 1 Korinto Kapitulo 10 at sa talatang 7. Nihuwag din naman kayong mapagsamba sa Diyos-diyosan, gaya na yaong ilan sa kanila, ayon sa nasusulat na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Dito po ay sinulatan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa mga taga-Korinto na huwag silang mapagsamba sa Diyos-diyosan gaya ng ilan. Ang tinutukoy po ay ang mga Israelita gaya po nung nangyari nung panahon ni Moises, sapagkat ang Diyos o si Moises ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Ngunit nung mainip ang mga Israelita sa pangunguna ni Aaron ay gumawa sila ng mga Diyos-diyosan. Ito ay kanilang sinamba habang si Moises ay nasa bundok. Ngunit nung malaman ito ni Moises, nagalit si Moises at ang Diyos sa kanila. At ang mga Israelitang ito ay pinarusahan ng Panginoon. Na ayon po sa talatang 11, ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatna ng mga katapusan ng panahon. Pansinin niyo po, yung mga bagay ng una, gaya ng mga pangyayari sa bansang Israel, gaya ng pagsamba ng ibang mga Israelita sa Diyos-diyosan, na dahil dito'y pinarusahan sila ng Diyos, ito po'y naisulat para sa atin na mga dinatnan ng panahon. Na para huwag natin silang tularan. Para naman tayo ay huwag ding maparusahan katulad nila. Kaya napakaliwanag, anumang bagay, pangyayari na naisulat, ito'y naisulat para po sa kapakinabangan natin sa panahon ngayon, na para huwag nating gayahin ang mga kamalian upang huwag tayong parusahan gaya ng mga kamaliang ginawa ng mga Israelita. Kaya nga po ang sabi sa 14, kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Ito po ay sinasabi sa bagong tipan na matapos ipaalala ni Pablo yung mga nasulat na nangyari sa mga Israelita na ito'y nasulat para sa atin, para huwag nating gayahin ang mga kamalian. At pagkatapos ay sinabi ni Apostol Pablo, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Kaya maging sa bagong tipan ay mahigpit na ipinagbabawa at pinalalayo ang mga Kristiyano o ang mga tao sa pagsamba sa Diyos-Diyos. At ang sabi po sa talatang 19, ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Ibig sabihin, pinatutunayan lamang ni Apostol Pablo ayon sa katanungang ating nabasa na ang mga hain
sa Diyos-diyosan o ang Diyos-diyosan man ay walang kabuluhan. Kaya hindi po dapat nating gawin o gumawa o sumamba sa mga Diyos-diyosan sapagkat ito'y walang kabuluhan. Manapa, ito ay kasalanan sa Panginoon at ito ay kasamaan. At piniliwanag pa rin ni Apostol Pablo, ito po'y may kinalaman sa demonyo. Pansinin po natin sa talatang 20. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihain ng mga Hentil ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Pasinin niyo po, napakaliwanag na isinulat ni Apostol Pablo na ang mga bagay na inihain ng mga Hentil, yung mga Hentil yung pong hindi nakakakilala sa Diyos o yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-diyosan ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano ay magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Sa makatuwid, napakaliwanag. Ayon sa katotohanan ng ating binasa, ang paghahain sa mga Diyos-diyosan, ang pagsamba sa mga Diyos-diyosan ay pakikibahagi sa mga demonyo. At ito ang ayaw mangyari ni Apostol Pablo. Kaya ganito rin po ang kanyang binanggit sa aklat po ng Unang Tesalonika, Kapitulo 1, sa talatang 9. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin, kung paanong nangakapasok kami sa inyo, at kung paanong nangagbalikay sa Diyos mula sa Diyos-diyosan, upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Pansinin niyo po yung napakagandang halimbawa na ang mga Kristiyano sa Tesalonika ay bumalik sa Diyos mula sa pagsamba sa Diyos-diyosan. Mula sa Diyos-diyosan, nanumbalik sila at naglingkod sa tunay na Diyos na buhay at tunay. Ito po ang gusto ng Diyos. At ito po ang layunin ng pangangaral ng programang ito. Na ang mga tao ay makaalam ng katotohanan. Ang mga taong sumasamba sa Diyos-diyosan ay manumbalik sa Diyos. Sa Diyos na buhay at tunay. Gaya po ng pinag-aralan natin sa aralin 11, ang pagsamba ng iglesia, ang pagsambang hinahanap ng Diyos ay ang pagsamba sa Espiritu at Katotohanan. Juan, Kapitulo 4 at sa talatang 20. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Siya'y walang laman, siya'y walang mga buto, siya ay may kalagayang espiritual. Kaya naman ang pagsamba sa Kanya ay sa Espiritu at Katotohanan. Kung ang pagsamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan, hindi na kailangan na gumawa pa ng mga Diyos-diyosan at ito ay luhuran at paglingkuran. Hindi na po kailangan. Sapagkat ito ay kasalanan. Ang pagsambang kinalulugdan ng Diyos, ang pagsambang hinahanap ng Diyos, ay ang pagsamba sa espiritual na pagsamba na walang anumang mga Diyos-Diyos. At pinag-aralan po natin sa araling 11 kung paano ang pagsamba sa espiritu at katotohanan. Ito'y pagsambang mula sa puso. At ito'y pagsambang ayon sa mga katotohanang aral ni Kristo. At wala tayong mababasa
sa pagsamba sa Espiritu at Katotohanan na gumawa o sumamba sa mga larawang inanyuan o sa mga ribulto. Wala po tayong mababasa. Manapa, ito po ay labag sa kalooban ng Diyos. Kaya't napakahalaga na buksan natin ang ating mga kaisipan at mga puso. Unawain natin at tanggapin ang katotohanan na dapat ay talikuran ang pagsamba sa Diyos-Diyos at manumbalik sa Diyos na siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ay makikinig muna ng isa pong awitin. At pagkatapos ay babasahin po natin ang mga komento. Kaluluwa ko'y laging sumisigla, pagpuri kay Jesus. Nasa tuwing ako'y naglilingkod, nagpupuring lubos. Nais kong marinig yaong awit, di pa naririnig. Sa langit mayroong awit, si Jesus at Moises. Nais kong marinig awit at anyayahan sa tahanang langit. Pakinggan mga tugtugan, awit ang nagagandahan. Makita ang Panginoon, magarang putong na magiging akin. Ang nais ko ay pakinggan ang pag-aawitan, pakinggan buong kasi. Kadakilang karangalan na siya'y papurihan. Balang araw sa aking pagtanda, tinig ko'y manghina. Ngunit kung record ko ay maganda, sa langit pupunta. Sa langit mayroong awit, si Jesus at Moises. Ang nais kong marinig awit at anyayahan sa tahanang langit. Pakinggan mga tugtugan, awit ang nagagandahan. Makita ang Panginoon, magarang putong na magiging akin. Ang nais ko pakinggan ang pag-aawitan, pakinggan buong kasing lahat. Sa lupa ay lumaganap nang siya'y isilang. Sa Galilya nang siya'y naglalakbay, hirap ang nakamtan. Nang siya'y magbalik sa kalangitan, pangako'y iniwan. Sa langit mayroong awit, si Jesus at Moises.
ang nais kong marinig ang awit at anyayahan sa tahanang langit. Pakinggan mga tugtugan, awit ang nagagandahan. Makita ang Panginoon, magarang putong na magiging akin. Ang nais ko pakinggan ang pag-aawitan, pakikinggan buong kasi. At sa ating pong pagpapatuloy ay babasahin po natin ang ilang pong mga komento. Buhat po dito sa aking pong every page na ang Salita ng Katotohanan. Galing po kay Noel Tagayona de la Cruz. Good evening, Brother Emil. Magandang gabi din, kapatid na Noel Tagayona de la Cruz. Isa sa ating pong masugid na taga-subaybay ng programang ito. At gayon din po kay Alicia Nibal. Ang sabi po niya ay good evening. Good evening po, Sister Alicia Nibal. Si Sister Alicia ay hindi po siya kabilang sa Church of Christ. Meron po siyang ibang mga sinasambahan. Ngunit tayo ay nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang pakikibahagi at panonood ng programang ito, ang Salita ng Katotohanan. Salamat, Sister Alicia Nibal. At gayon din po kay Merle Rivera. Magandang gabi mga kapatid at maligayang pakikinig sa mga salita ng Diyos. Magandang gabi din na kapatid na Merle Rivera. At gayon din po galing kay Jean Custodio Senete. Amen. Salamat Sister Jean Custodio Senete. Si Sister Jean po ay mula pa po sa Bacolod. Siya po ay kasalukuyang nagsusuri. At napakaganda ng kanyang puso. Nais niyang unahin ang Diyos. Maging prioridad ang Diyos. Kaya naman, ang bibigyan niya ng prioridad ay ang pagsusuri sa katotohanan. Salamat kapatid na Jean Custodio Senete, pagpalaing kanawa ng Diyos at gabayan sa iyong pagsusuri. At gayon din po, galing kay Mergal Jenny, galing po sa akin may bahay. Good evening po sa lahat ng mga tagapakinig watching here in Jeddah. At nais ko rin pong basahin po naman po sa akin pong timeline, Antonio Damalerio. Magandang gabi sa iyo dyan, brother. Magandang gabi din, Antonio Damalerio. At galing po kay kapatid na Efren Martin Esteban. Hi bro, good evening. Hi then, Brad. Magandang gabi din sa iyo. Galing po kay Marilu G. Ildiponso. Good evening, brother. Watching from Hong Kong. Salamat mula pa sa Hong Kong kay Marilu G. Ildiponso. Ganun din kay Brother Diodoro P. Asistol. Salamat, kapatid na Deo. Ganun din galing kay Antonio Bongbia. PM brother, tanong lang, Brad, bukod sa literal na Diyos-diyosan, ano pa yung ibang bagay o gawain na pwedeng i-consider na Diyos-diyosan? Yan po ang tanong ng kapatid na Anthony Bongmia. Ang sabi niya, bukod sa literal na Diyos-diyosan, ano pa yung ibang bagay o gawain na pwedeng i-consider na Diyos-diyosan? Marami po. Ang una po dito ay yung pong ating sarili. Yung pong ating sarili ay pwede po maging Diyos-diyosan. Yung pong katigasan ng ating ulo, gaya po ng nangyari kay Haring Saul, na mababasa po natin sa aklat ng Unang Samuel, Kapitulo 15, at sa talatang 23. Sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng paghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga diyos-diyosan at sa mga terap.
Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Kaya si Haring Saul ay naging matigas ang kanyang ulo. Kung bakit? Ayon sa pangyayari, sapagkat dininig ni Haring Saul ang tinig ng kanyang mga mamamayan, sapagkat siya'y natakot sa mga mamamayan na ang utos ng Diyos na patayin lahat, wala siyang ititira yung kanilang mga kaaway. Ang nangyari, nagtira si Haring Saul ng mga handog na susunodin. At ito'y ginawa ni Haring Saul dahil sa takot niya sa bayan. Ito yung kanyang pagpapaliwanag kay Propeta Samuel. At yun ay katigasan ng ulo. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo, hindi niya sinunod ang Diyos na ipinag-uutos ng Diyos dahil sa kasamaan ng bayan na kanilang kaaway ay papatayin lahat, walang ititira. Ngunit ito'y hindi sinunod ni Haring Saul, nagtira siya. Sinunod niya yung kanyang sarili. Kaya't ayon dito, ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Kaya't ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na ang sinusunod na natin ay hindi na yung Diyos. Ang sinusunod na natin ay yung ating sarili, yung ating ulo. Kaya't ang ating Diyos ay ang ating sarili. Kaya nga si Haring Saul ay itinakwil ng Diyos mula sa kanyang pagiging hari. Kaya't ang sarili ay pwede rin maging Diyos kung ang sinusunod mo ay ang iyong sarili gaya ng katigasan ng ulo. Maging ang kayamanan ay pwede pong maging Diyos-diyosan. Ayon po sa aklat ng Mateo sa kapitulo 6 at sa talatang 24, ganito po ang nasusulat. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalan ng halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya't ang tao ay hindi maaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kung sino yung Panginoong dalawa, ito po yung Diyos at ang kayamanan. Sino man ay hindi pwedeng sabay maglingkod sa Diyos at kayamanan. Kung bakit? Sapagkat iibigin niya ang isa, itatakwil niya ang ikalawa. Pahalagahan niya ang una at pawawalang halaga niya ang ikalawa. Ibig sabihin, pagka ang tao ay naglilingkod sa kayamanan, mapapawalang halaga niya ang Diyos. Hindi siya makapaglilingkod sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang napaglilingkuran niya ay ang kayamanan at hindi na Diyos. Sa ganitong dahilan, ang Diyos na niya ay ang kayamanan at hindi na ang tunay na Diyos. Kaya ito rin po ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung maalala po natin, binasa po natin kanina sa aklat ng Exodus, kapitulo 20 at sa talatang 3, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yung ibang mga Diyos na ayaw ng Diyos na magkaroon ng tao ay hindi lamang tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Isa lamang yung mga Diyos-Diyosan na ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan na ito'y sasambahin. Ngunit yung mga Diyos na tinutukoy na plural ay kasama dito yung ating sarili. Sapagkat pwede tayong maging Diyos natin ang ating sarili gaya nga ni Haring Saul sa kanyang katigasan ng ulo. Ganun din, pwede rin maging Diyos ang kayamanan na gaya ng maraming iba na ang kanilang buhay ay nakatuon na lamang sa kayamanan na dahil ito'y nababaliwala na nila ang Diyos. Ang kanilang puso
ay nakatuon na lamang sa kanilang mga kayamanan, na dahil dito ay nakakalimutan na nila ang mag-aral ng salita ng Diyos at ang sumunod at maglingkod sa Diyos, na ang nangyayari ay ang nagiging Diyos nila ay ang mga kayamanan. Kaya mag-ingat po tayo, ang mga kayamanan ay maari po nating maging Diyos. Napagka dito na nakatuon ang ating mga puso at nakakalimutan na natin ang pag-aralan ng salita ng Diyos at ang Diyos na tunay ay sambahin. Hindi lang po yun, ang anumang uri ng kasakiman, kung saan tayo sakim, gaya sa pera o sa laman, yun ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-diyosan. Pansinin niyo po, sa aklat po ng Epeso, Kapitulo 5, sa talatang 4 o talatang 5, sapagkat talastas ninyo, lubos, na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Pansinin nyo, yung masakim, yung sakim sa mga bagay na kapakinabangan, maging sa pera o sa laman, ay katulad ng pagsamba sa Diyos-diyosan. At ang mga sumasamba sa Diyos-diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ng Diyos. Kaya pagka tayo ay sakim sa pera, sakim sa kayamanan, o maging sakim tayo sa laman, ito na ang nagiging Diyos natin. Tayo ay gaya ng sumasamba sa Diyos-diyosan. Na kahit wala po tayong sinasambang mga literal na Diyos-diyosan, kung tayo naman ay sakim sa maraming bagay o sa iba't ibang mga bagay, tayo rin ay sumasamba sa Diyos-diyosan. Kung sa ang bagay tayo sakim, ito na ang nagiging Diyos natin. At dito rin ay nilinaw na ang sinumang sumasamba sa Diyos-diyosan ay hindi magmamana ng kaharian ng lang. Kaya yan po ang iba't ibang uri na mga pagsamba sa Diyos-diyosan o pwede nating i-consider na pagsamba sa Diyos-diyosan. Ang una po rito ay yung ating sarili, ang katigasan ng ating ulo, na pagka nangyayari ito, nasusuway natin ang Diyos at ang nasusunod na natin ay ang ating sarili. Sa ganitong sitwasyon, ang Diyos na natin ay ang ating sarili. Maging ang mga kayamanan ay pwede rin pong maging Diyos-Diyos. Kapag ka dito na nakatuon ang ating mga puso't isipan at nakakalimutan na natin ang mag-aral ng salita ng Diyos at sumamba sa Kanya. Gaya po ng talinhaga ng mga hahasik, na ang mga nahasik sa dawagan o sa damuhan na hindi tumubo yung binhi dahil sa mga damo, na daig ng mga dawagan. Yung po ay mga puso ng taong nahasika ng salita ng Diyos, na dahil sa pagsusumakit sa buhay na ito, dahil sa mga daya ng kayamanan, hindi sila nagbunga. Ang naging Diyos nila ay ang mga pagsusumakit sa buhay na ito at ang kayamanan. Kaya mag-ingat po tayo, ang kayamanan ay pwede rin pong maging Diyos-Diyosan. At ang anumang bagay na kinasasakiman ng mga tao, gaya ng pera, gaya ng anumang bagay o gaya ng laman, pagka tayo'y sakim sa mga bagay na ito, sumasama din po tayo sa Diyos-Diyos. Yan po ang ilan pa pong bagay na consider na pagsamba sa Diyos-Diyos ayon sa tanong ni kapatid na Anthony Bong Mia. Sa nalalabing oras ay pwede pa po tayong magtanong
At atin po itong pag-aaralan, ngunit habang tayo po'y naghihintay ng tanong, ay pagpapatuloy po natin ang ating pong pagtatalakay at nais ko pong dagdagan gaya ng pagmamatuwid ng mga tao. Gaya ng ating binasa kanina sa aklat ng Roma, Kapitulo 1 sa talatang 21 patuloy, na ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Na sa kanilang pagmamatuwid ay nagdilim ang kanilang mga puso. Na ang ganitong diwa ay nangyayari po sa mga panahon natin ngayon. May mga nagmamatuwid, may mga nagmamarunong, ngunit lumalabas ng mga mangmang. Gaya po ng kanilang pagmamatuwid sa nakasulat sa Biblia, na gumagamit din sila ng mga Biblia. Gaya po ng paggawa ni Moises ng ahas na ginto. Sabi ng kanilang pagmamatuwid, bakit si Moises inutusan na gumawa ng ahas na ginto? Kaya kami ay pwede rin gumawa ng mga Diyos-diyosan. Ito po yung kanilang pagmamatuwid. Ngunit kung pag-aaralan po natin ang pangyayari, iniutos po yun sa pamamagitan ni Moises dahil ang mga Israelita ay sumuway sa Diyos. Dahil sa pagsuway ng mga Israelita sa Diyos ay pinatuklaw sila sa mga ahas. Na dahil dito ay tumalangin si Moises dahil sa awa niya sa mga Israelita. At ang naging solusyon ay gumawa ng ahas na ginto. Na ang matutuklaw ng ahas ay titingin doon at hindi siya mamamatay. Tandaan po natin ang dahilan at ang layunin. Ang dahilan kung bakit inutusan si Moises na gumawa ng ahas na ginto ay dahil ang mga Israelita'y nagkasala. Pinatuklaw sila ng Diyos sa mga ahas dahil ang titingin dahil doon sa pangyayaring yun. Yun ang dahilan kung bakit ipinag-utos ng Diyos. Na sa pamamagitan ng panalangin ni Moises, sa awa niya sa mga Israelita ay ipinag-utos ng Diyos. At ang layunin, hindi para sambahin. Hindi para paglingkuran yung ahas na pinagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, kundi para tingnan na ang tumingin doon, sapagkat ahas ang tumutuklaw sa mga Israelitang nagkasala, kaya ahas din ang pinagawa ng Diyos. Dito'y makikita po natin na ang titingin doon ay gagaling sa sinumang matutuklaw. Ito po ay merong kahalong pananampalataya na ang nakapagpapagaling sa kanila ay hindi po mismo yung ahas, kundi yung kanilang pagsunod na pagtingin dun sa ahas. Kaya ipinagawa ang ahas sa dahilan sa mga Israelitang nagkasala na natutuklaw. At ang layunin ay hindi para sambahin, kundi ito ay para tingnan. Na ang titingin dito, ang mga matutuklaw na titingin dito ay hindi mamamatay. Kaya ito po ang dahilan at layunin. Hindi inuutos para sambahin o paglingkuran, kundi inuutos dahil ang mga Israelita ay nagkasala. Ang layunin para ang mga natutuklaw ng mga Israelita ay huwag mamatay. Kaya ito po yung layunin at dahilan na huwag po nating gawin itong pagmamatuwid na gamiting talata para palabasin na pwede nang gumawa ng Diyos-Diyos. Ang isa pa po dito ay ang kerubin na pinagawa ng Diyos nung panahon ng Lumang Tipan, na bakit daw ang Diyos ay nag-utos na gumawa ng kerubin. Una, ito po'y utos sa Lumang Tipan.
Pangalawa, ito po'y iniutos hindi para paglingkuran at sambahin ang kerubin na ito. Ito po'y sumasagisag sa kabanalan, sa loob po ng kabanal-banalang dako. Kaya't merong dahilan at merong layon. Ang dahilan ay hindi para sambahin, kundi para sagisag doon sa dakong ngayon na kabanal-banalan. Kaya ang tanong natin sa bagong tipan, sino ang nag-utos na gumawa ng mga Diyos-diyosan yan? Sino ang nag-utos? Ang Panginoon ay walang iniutos. Ang mga apostol ay walang iniutos. Maging halimbawa ay wala silang binigay na halimbawa na gumawa ng mga Diyos-diyosan yan. Kaya huwag po natin gamiting pagmamatuwid yung mga nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa pagmamatuwid ay pwede tayong lumabas na mangmang. Na dahil dito ay hindi natin maibigay sa Diyos ang kaluwalhatian at ang pasasalamat na marapat sa Kanya. At maibigay natin ito sa mga Diyos-Diyos. Yan po ang nagiging resulta kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos-Diyos. Ang Diablo man ay gumagawa rin ng pagmamatuwid, gumagamit din ng talata. Gaya ng talatang ginamit niya sa ating Panginoon nung ang Panginoon ay tuksuhin. Ngunit, ito po ay sinalangsang ng Panginoon. Kaya huwag po tayong gumamit ng talata para gamitin ito sa sarili nating pagmamatuwid sapagkat lalabas po tayong magmang. Napakasimple po. Napakadali ng utos ng Diyos. Ang sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Pagsambang espiritual na galing sa puso at ayon sa mga katotohanang aral ng Panginoon. Ito po ang uri ng pagsamba na gusto at hinahanap ng Diyos. Huwag na po nating haluan ng anumang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat ito ay labag, kasalanan at kasamaan sa Diyos. Gaya ng ating binasa kanina, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ng Diyos. Manapa, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay ibubulig sa dagat-dagat ng apoy. Gaya po ng nakasulat sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21 at sa talatang 8. Sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Umabot na po tayo sa oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli ang inyong lingkod, kapatid na Emil Mergal, na nagsasabi hanggang sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Pagpalainawa tayong lahat ng Panginoon. Remaining for the true children of God.
Just to the